Welcome back mga tol, Barangay Hinebra San Miguel Head Coach na si Coach Tim Cone may inamin tungkol sa sikreto ni Justin Brownlee. Blackwater Bossing nag-aalala sa kalagayan ng kanilang veteran point guard na si JB Casio. At Magnolia Hotshots Bruiser Forward na si Jackson Corpus, may good news. Pinatunayan nga ng Barangay Hinebra San Miguel resident import na si Justin Brownlee na may ibubuga pa siya at kayang-kaya pa rin niya buhatin ang Hinebra ngayong import-laden conference. Kagaya sa nangyari sa una nilang laban ngayong season kontra Alaska Aces, kung saan siya mismo ang umarangkada at gumawa ng mga hustle plays upang manalo at tapyasin ang 7 puntos na kalamangan ng Alaska Aces sa 4th quarter. Dahil sa panalo ng Barangay Hinebra kontra Alaska Aces ngayong import-laden conference, maraming basketball fans ang nagsasabi na magaling pa rin ito at walang kupas kahit edad 33 anyos na. At syempre mapapansin din na nasa magandang kondisyon ang pangangatawan nito di tulad ng mga ibang imports sa liga. Ayon pa kay Barangay Hinebra Head Coach na si Coach Tim Cone, ay excited umano si Justin Brownlee na bumalik dito sa Pilipinas at kamanga-manga itong panuorin tuwing nag-eensayo. At hindi dapat mag-alala ang kupunan sa nasabing resident import dahil maganda ang kondisyon ng katawan nito kesa sa ibang imports ngayon sa liga. Ayon pa rin kay Coach Tim Cone, kakaiba umano si Justin Brownlee kesa sa ibang imports ngayon sa liga. Dahil ang mga ibang imports ay malakas at malaki, pero hirap naman panatilihin ang magandang hugis ng kanilang pangangatawan. Di tulad kay Justin Brownlee na tamang-tama ang hugis ng katawan at maraming kaalaman sa larong basketball. Dagdag pa ni Coach Tim Cone, maganda ang ginagawang trabaho ni Justin Brownlee upang panatilihin mababa ang kanyang timbang at hugis ng kanyang katawan. At susukatin niya ito ng 7 out of 10 pagdating sa hugis ng pangangatawan. Sa ibang balita naman tayo, hindi nga maganda ang simula ng Blackwater Bossing ngayong import-laden conference. Dahil naging sunod-sunod nga ang kanilang pagkatalo kahit pabago ang kanilang head coach sa katauhan ni Coach Ariel Vanguardia. Maliban sa sunod-sunod na pagkatalo ng kupunan ngayong season-ending meet, ay andyan din ang injury ng kanilang veteranong point guard na si JD Casio na nakuha sa laban kontra Phoenix Fieldmasters. Ayon pa kay Head Coach Ariel Vanguardia ay pina-extray naman ang sumasakit na paa ni Casio at makukuha ang impormasyon ng x-ray sa lalong madaling panahon, kung saan pinaniniwalaan na hindi simpleng sprain ang nangyari kundi mas malala pa. Matatandaan na si Casio ay kumamada lamang ng 4 puntos at 3 rebounds sa 10 minutong paglalaro kontra Phoenix, kung saan natalo sila sa score ng 110-99. Ang uli sa ting balita, patay na nga ang balibalitang trade ni Jackson Corpus na gagawin umanong trade asset na Magnolia Hotshots upang makuha lamang ang 7-foot center ng Northport Batang Pier na si Greg Slaughter. Matapos pumirma ito ng 2 taon na kasunduan sa Magnolia, kung saan hindi naman isinapubliko ang mga tuntunin ng naturang kasunduan. Kasama sa simpleng contract signing ni Corpus ay si team manager Alvin Patrimonio at si PJ Pilares ng PMG na nagre-representa sa 5-year veteran ng galing ng Philippine Christian University. Ang pagpirma ni Jackson Corpus ng bagong kontrata ay nangyari sa gitna ng kumakalat na trade rumors na sinasabing parte si Corpus sa trade package ng Magnolia upang makuha si Greg Slaughter. Bago tayo magtapos, shoutout muna kina Certified Katropa Vlog, Grace Ann Gimpes, Ramil Andrade, Cheryl Bacaro, Kindos Lucanias at si Jason Mendoza. Hanggang dito na lang tayo mga tol at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B, adios!